Si Lyca ay ipinanganak noong 21 ng Nobyembre taong 2004 sa Tanza, Cavite, Pilipinas. Kinolekta ng kanyang pamilya ang mga material na plastic, bote, at iba pang mga recyclable na item para sa karagdagang kita. Ang kanyang ama ay isang mangingisda, at ang kanyang ina, si Maria Nessel Gairanod, ay nag-scavenge ng mga ginamit na bote at mga lumang pahayagan. Tinulungan ni Lyca ang kanyang ina at kumanta para sa kanyang mga kapitbahay kapalit ng pera at pagkain. Sinabi ni Lyca na hindi siya pinilit ng kanyang ina na maghanap ng mga magagamit na materyales ngunit nais niyang tulungan ang kanyang pamilya at kumita para makadagdag sa pambili ng ulam. Si Lyca Jane F.A. Gairanod ay isang Pilipinong mang-aawit at artista. Nagwagi siya sa unang panahon ng The Voice Kids Philippines kung saan nakakuha siya ng kontrata sa recording sa MCA Music Inc. Kasunod nito ay pinakita niya ang kanyang unang palabas sa telebisyon bilang isang artista na naglalabas ng kanyang sarili sa Maalaala Mo Kaya ng ABS-CBN at nag-guest sa ABS-CBN Hawak Kamay the following month. Sa panahon ng The Voice Kids ng ABS-CBN sa isang pag-audition, na ipinalabas noong 8 ng Mayo taong 2014, ginanap ni Lyca ang Halik ng Ages. Pinindot ni Coach Sara Jeronimo ang pindutan para sa kanya. Pipindutan sana ni Coach Lea Salonga ang kanyang pindutan ngunit hindi dahil sa naramdaman niya na sinadya ang dalawa. Sumulong siya sa Sing Off Round sa pamamagitan ng pagwagi sa Battle Round noong 12 ng Hulyo taong 2014 laban kina Isaac Zamudio at Lee Marcelino. Kinanta nila ang isang lahi ni Regine Velasquez. Ang laban sa laban ay sinundan ng mga Sing Off. Bawat kuponan, dalawang artista ang napili ng kanilang mga coach para sa mga live na palabas. Hindi tulad sa mga laban kung saan pinipili ng coach ang kanta para sa mga artista, sa mga sing-off, ang kanta ay pinili ng mga artista. Napausad siya sa semifinals matapos mapili ni Sara Jeronimo bilang isa sa dalawang magiging kinatawa ng kuponan na Sara sa limang kalaban, gumanap ng bersyon sa Tagalog na Dance With My Father ni Luther Vandross. Umusad siya sa finals matapos kantahin ang pangarap na bituin ng kanyang mentor na si Sara Jeronimo habang live na semifinals noong 19 ng Hulyo taong 2014 sa Newport Performing Arts Theater, Resorts World Manila, Pasay. Natanggap niya ang pinakamataas na bilang ng mga boto. Habang sinabi ni Salonga na ang kanta ay karaniwang inaawit ng mga taong may mga pangarap na naisakatuparan, sinabi ni Jeronimo na ang bata ay dahan-daang maabot ang kanyang pangarap at maaari niyang matulungan ang kanyang pamilya na makatakas mula sa kahirapan. Ang mga mekaniko sa pagboto para sa live finals ay batay sa naipon na mga boto bawat pag-ikot, power ballad round, upbeat song round, at isang duet na may isang celebrity round. Ang mga linya ng pagboto ay binubuksan sa pagitan ng dulo at simula ng bawat pag-ikot. Sa pagtatapos ng tatlong pag-ikot, ang lahat ng mga boto ay pinatataas at ang artist na nakakakuha ng pinakamataas na naipong mga boto ay idineklarang nagwagi. Ang unang yugto ng finals ay binuksan ng nangungunang apat na mga artista na may medley rendition ng Bitiw ni Sponge Cola, Superhero ni Rocksteady, at Sugod ni Sandwich. Inawit ni Lyca ang Narito Ako ni Regine Velasquez sa unang pag-ikot ng finals. Kinanta rin niya ang Call Me Maybe ni Carly Rae Jepsen sa ikalawang pag-ikot at ang Basang-basa sa Ulan ni Ages sa ikatlong round. Idineklara siyang nagwagi sa pagtatapos ng kompetisyon. Matapos maging kauna-unahang kampiyon ng The Voice Kids Season 1, 12, hindi siya dumalo sa konserto dahil balak ng mga awit na magpaluwas sa Estados Unidos. Sina Darlene Vibers, Darren Espanto, at Juan Carlos Labajo ang dumalo sa konserto kasama na ang iba pang mga finalist ng palabas. Ang konserto ay isang charity event para sa mga biktima ng Bagyong Glenda. Lumitaw siya sa Rated K kasama si Darlene Vibers kung saan ibinahagi nila kung paano nila nilabanan ang kahirapan sa mura. Ang apat na finalist ng The Voice Kids, kabilang ang Gairanod, Espanto, Vibers, at Labajo, ay lumitaw sa ASAP 19. Inawit ni Gairanod ang Halik. Sinimula ni Gairanod ang kanyang karera sa pag-arte sa drama anthology show na Maalaala Mo Kaya, kung saan kumilos siya bilang isang junk scavenger. At yan lang muna sa ngayon, maraming salamat sa panunood.